Samantala, Rumaragasang baha rin ang namerwisyo sa mga residente sa Silang, Cavite. Sa kuwang ito, tila naging ilog ang kalsada sa lakasang agos. Sa barangay Kalugkub, tatlong bahay ang tinangay patungo sa creek. Ang ilang residente, halos wala nang naisalba. Ayon kay Mayor Emilia Poblete, walang tigil ang ulan kahapon pala, kaya inabisuhan nila mga nakatira sa gilid ng ilog na lumikas. Ang ilan sa kanila sa barangay hall muna pinatuloy. Hahanapan daw ng paraan para hindi na sila bumalik sa mga itinuturing na danger zone. Kaugnay naman po ng sitwasyon sa Cavite, makakapanayan po natin si Ms. Claudette Tricia Flores ang ng Cavite PDRRMO. Ms. Flores, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Jiggy Malikad. Apo, ma'am, dito sa nangyari sa Cavite, kumusta na po ang sitwasyon ngayon? At meron ho ba kayong mga inilikas po? Dito po sa nalawigan ng Cavite, ano po, tayo po ay heavily affected po. Naman po natin. In terms of evacuating po, meron po tayong mga ilang bayan na nag-evacuate. In 5 municipalities po, meron tayong na-evacuate na 80 families. And yung mga lugar din po na binaha, at ang BOT na po nagsusubside, yung blood water po sa ilang bahagi po ng ating lalawigan. Apo, dun sa nangyari sa barangay Kalugkub sa Silang, may bet ho, nagkaganon ho yung lupa niyo, hindi ho ba talagang malambot yung kinatitirikan ng pong sementadong daan? O sige po, posible po na ganun po yung foundation po ng kanilang kalugaan doon sa Pantang Silang. Opo, at doon sa mga binaha at mga umapaw na ilog, ay kumusta na po yung level ng mga ilog na yun? Medyo humupa na ho ba? At umuulan pa rin ho ba dyan sa lugar nyo? May mga ilan pa rin po ang mga lugar dito na nakaka-experience pa rin po ng moderate to heavy rain. At isa po sa mga binantayan namin ay yung Inang-Inang River sa Maynoveleta. Umabot po halos ng 6 to 7.7 meters yung height po ng kanilang ilog. Pero sa ngayon po, nagsubside na po siya. And yung binabantayan din po namin is yung Bacow River sa City of General Pian. Meron pong portion doon na not passable, both to light and heavy vehicles. Opo. At bilang panghuli, ma'am, sa mga kababayan natin na hindi pa rin lumilikas, baka meron nyo kayong nais na ipanawagan o mensahe po sa kanila. Opo, para sa lahat po ng mga ang kababayan namin sa nalawigan ng Cavite, ano po, manatili po tayong updated at informed po sa mga official announcements. At pag nagkaroon po ng patawag, yung ating pong mga barangay, yung ating pong mga local disaster risk reduction and management officers, or maging ang mga mayors po natin ng forced evacuation or pre-emptive evacuation, ano po, sumunod na po tayo para mas maging ligtas po tayo at hindi na po tayo maapektuhan pa ng ano bang further damages or untoward incident. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga updates si Ms. Claudette Tricia Flores ng Cavite PDRRMO. Salamat po, ma'am. Thank you so much, sir. Bye.